Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Narito na sila. Sila na nga. Maski ano ang sahog at rekado, ay kanilang igigisa pagdating sa mga usaping pambayan. Si Charlie Fry at Mr. Shuli ng Mongolian Barbecue na si Direk Jun Urbano. Surely again, ah. Wait, be careful, ah. Wear face mask, wash hand, social distance, ah. Wait, ako ngayon very excited kasi ang guest natin ngayon, heavyweight. Mabigat na tao ito, heavyweight. Kaya huwag na tayo paligoy-ligoy. Kausapin na natin ang ating bisita, mga kaibigan. Nagtuturo na lang po ako ngayon. Ah, natuturo. Saan ka natuturo? Sa ano po, Ateneo School of Government dito ho sa Ateneo de Manila sa Katipunan, and sa ano ho, sa UP National College of Public Administration and Governance sa UP Diliman po. Okay. Meron ka rin pala pinagkikitaan pambili ng pandesal sa umaga. Meron pa naman. Meron. Senator, ako meron tanong. Ako. Ha, meron ako tanong. Mm-hmm. Ikaw ba tatakbo dito next election? Opo. Nag-decide na po yung grupo namin, yung Magdalo, na gusto namin pong manilbihan muli bilang halal ng bayan, kaya lalahok po tayo sa 2022 elections. Ang balita ko na meeting yung Magdalo, hindi ka kasali. Pakiganon. Anong meeting po yan? Kwan po yun? Yung, baka yung survey po yung sinasabi ninyo. Yung sabi, si Paildon daw, si Paildon, na yung Magdalo, pero hindi sinali pangalan mo. Bakit ganun po? No? Ito pong, meron po kasing splinter group, ano? Kasi 2003 pa kami yung aming grupong Magdalo, and through the years, meron pong mga nahihiwalay, yun po ang may splinter group po na ganun. Pero yung dito po, yung sa sinasabing survey, hindi po ako kasama dun sa listahan kasi maliwanag po yung aming statement sa publiko na tatakbo lang ako ng pagka-presidente kung hindi po tatakbo si Vice President Lenny Robredo. So doon po kasi sa scenario na yon, hindi pwede kami magsabay kasi nga ganun po yung aming... Pero ito po si Vice President Lenny Robredo, hindi pa nasasabi kung siya tatabo. Bakit ganun? Bakit siya mataga magsabi? Alam mo? Siguro talagang mabigat yung magiging desisyon as far as she is concerned kasi iba naman ho yung napagdaanan niya. Iba ho yung pag-weigh niya ng mga bagay-bagay. So, ano naman ho, we are giving her all the space that she needs para sa ganun, pagka nag-decide, buo na talaga yung loob, tapos dire-diretso na po tayo.
So pag siya tumakbo, siya tatakbo presidente, ikaw tatakbo vice president ba? Not necessarily ho. Kasi yung vice presidency, according dun sa isang bayan, prerogative po yan ng candidate for president. So depende po yan kay VP Lenny kung sino pipiliin niya na vice presidente. Ah, gano'n. So pag hindi ka pinili, hindi ka natakbo? Pwede ho kung tumakbo ng Senate. Ano? Yan po yung default decision namin. Or pwede kong mag-focus na lang sa pangangampanya para kay VP Lenny kung talagang magtutuloy-tuloy na po ito. Alam mo, Senado, ikaw hindi dapat mawala sa politika eh. So ito nakala, ikaw lang melong boses eh. Ikaw lang matapang eh. O yung iba hindi ko mara. Pagtingin ko nga, wala na oposisyon eh. Ikaw na lang mag-isa eh. Paki ganun. Well, nakakalungkot nga po. No? Kasi dati kasi traditionally, yung Senado, yan talaga yung last bastion of democracy na tinatawag. Kasi ito yung nag-check o nagpipigil sa mga pang-aabuso ng executive branch. So through investigations, through privilege speeches, na ilalabas sa media yung mga anomalies, ano, tsaka yung mga abuses. Pero ngayon, sadly, hindi na po ganun yung nangyari at naging konsintidor sa mga maling gawain. Hindi ko naman po nilalahat, but kaya ho namamayagpag ng ganito si Duterte dahil pinapayagan po. Pinapayagan. Okay, Senado, pa ikaw tatabo. Whether president, vice president, or senator, ano tingin mo magiging issue this coming election? Anong dalawa mala maganda issue dyan? I still believe ang magiging primary issue natin, kung hindi pa matapos itong pandemic, by that time, ito pa rin pandemic kasi talagang hindi makakagalaw ano, ang mga kababayan natin, ang ekonomiya, ang gobyerno, hindi makagalaw unless merong pandemic. Pero kung maayos na po yan, kung mapagulong na po yung pagbabakuna, by next year, eh, wala na yan, hopefully. Ang magiging focus na ngayon kung paano bubuhayin muli yung ekonomiya. Kasi talagang lugmok na po ngayon yung ekonomiya. Maraming walang trabaho, maraming naghihirap. Pero meron pa rin tayong mga mabibigat na problema aside sa economic recovery, and that would be yung corruption. Kasi nakita natin din sa pandemya na dahil grabe ho yung nakukurakot, ang estimate nila, abot ng 1 trillion pesos a year. Ganun karaki pera. Oo, ang napupunta sa corruption. Hindi nakukolekta na maayos sa BIR, hindi nakukolekta na maayos sa customs, marami hong mga gumagalaw sa underground economy, and so on and so forth. Kaya ganun, pati yung mga ana pupunta sa mga ghost employees, sa high level corruption, bureaucratic corruption, lahat po yan ay supposed to be napupunta sa services ano diyan sa DOH natin, even dito sa vaccination ay pinagkakakitaan no. So key pa rin yung corruption, kailangan salubungin po ito. Ngayon po may mga sindikato na bawat ahensya ng gobyerno, kaya kailangan masugpo yan. So yan, ano. Then there are other issues na importante rin sa Pilipino, kagaya nitong sa West Philippine Sea, for example. Kailangan malino yung position natin dyan. Doon naman sa labor sector, agricultural sector, health sector, lahat po yan meron. Yung West Philippine Sea, Mr. Senator, ang balita ko, si yung presidente ngayon, mapangaran niya, yung presidente ngayon, yung kaaway mo, pinamimigay niya ang Pilipinas sa Inchik. Okay, mga reef, mga iron, yung mga isda, papamimigay. Kaya yung mga Pilipino iba, tawag sa kanya, duwak, traido, wala bayak. Ha? Wala bayak. Ako meron tanong, pasensya na ha, ikaw ba may bayak? Well, kaninang umaga ho, chinek ko, nandun pa naman. Ako, tanong ko sa'yo ha. Bakit kaya si Duterte masyado malapit sa
China, bakit kaya? Eh, ako naniniwala na nung 2016 pa lang, at ito base rin sa aming impormasyon na nakalap, na tumanggap siya ng campaign money mula sa China. Kaya ganun po. At after that, based sa aming information, eh, nakikinabang siya sa mga iba't ibang proyekto ng mga Chinese companies dito sa Pilipinas. Uh-huh. Kaya ayan po ang resulta. Again, corruption po yan. High-level corruption. Tapos, isa pa, kukuha niya yung ano, mga issue to, ha? Mga kukuha niya yung mga retired general, mga chief of staff, lalakay niya sa posisyon. Puro general. Sabi nila, miski hindi bakay, lalagay sa posisyon. Bakit ganun gagawa niya? I believe ginagawa ito ni Duterte primarily para makontrol niya yung AFP, para yung mga generals maging loyal sa kanila, kasi merong ano, implicit promise na bibigyan sila ng pwesto kung maging loyal sila sa kanya. Kaya yun po yung kanyang ginagawa. Na-obliga tuloy siya pag may nag-retire na senior, hahanapan niya ng pwesto. Ganun po yan. Yung mga ano ho, mga dictators, mga diktador at mga tyrant wannabes, kailangan po nila na makuha yung loyalty ng armed forces, kasi yun ang ginagamit nila to suppress dissent, no? Kaya yun po yung ginagawa nila. Yung madahilan kung bakit sabi niya, yung mga general na yan, pinakakain ko yan ng pera. Yung madahilan? Kaya loyal? Aside pa ho dyan, eh, kasi mahilig siyang mag-abot ng pera tuwing nagpapatawag siya ng meeting. Pero yun na nga, ano, palagi ko nakikita rin ng mga general ito na sinusumbat sa kanila yung mga akala nila binibigay ng kusa, akala nila wala namang ano yun, strings attached or walang corruption involved, kasi minsan sinasabi pandagdag pantulong niyo sa unit niyo, sa operational funds niyo. So, pero yung pala ganon, ang tingin pala ni Duterte sa kanila ay mga pakain, which is sad. Ikaw graduate ka ng PMA, di ba? PMA ka. Ito ba nangyayari ngayon sa AFP at sa police? Ito ba part of your education ni PMA? Hindi po. No? Uh-huh. Very important po doon sa naging training namin na yung tinuturo yung tama at mali. Tapos yung tama gagawin, yung mali ay iiwasan. Ganun po yun. Tapos pag kayong may gumagawa ng mali, ay nag-ano kayo, nagkakaroon kayo ng trial, ano? Na kunyari sa honor committee, kung violation yun, kakasuhan nyo mismo at itatry nyo. Kayo mismo mga kadete yun. Meron din kaming ruling class policy board or yung conduct, iba-iba hong tawag, pero yung ruling class policy board, ito yung mga kadete mismo ang nagpupulis ng kanilang ranks, yung mga hindi maganda yung conduct, pinaparusahan. So ganun po ang training, hindi so, ganito. So yan, wala na yan ngayon, nawala na. Well, andoon pa rin ho yan sa training, sa PMA, I would like to believe, ganun pa rin yung sistema. Pero kasi pagdating sa labas, sa servisyo, depende ho yan sa presidente. Kung wala sa ayos yung presidente, susunod din ho sa ano eh, sa norm yung mga nasa baba na tipong pwede rin palang wala sa ayos kasi yung presidente natin wala sa ayos. Parang ganun ho. Mr. Senator, summarize mo sa akin ha. Summarize mo sa ating audience. Ano iyong pananaw sa sitwasyon dito sa Pilipinas ngayon? Okay. Ang nangyari po, simula noong 2016, si Duterte talagang giniba niya, no, ang iba't ibang democratic institutions. Tapos ito po, ano, yung lahat ng masasamang ugali sa Pilipino, pre-promote niya at binigyan niya ng bas-bas na tamang gawin yan. Kaya nga ngayon, pati mga bata, nagmumura na. Tapos, ano na eh, rampant na yung kababuyan, ano, kabastusan kahit sa mga kabinete niya.
So they are changing the moral fabric of society. They are destroying everything. So sa democratic institutions naman, kita nyo, inano niya na yung Senado, yung Kongreso, at yung institutions like the PNP, pinipilit niyang gibain lahat according dun sa ano niya, sa gusto niyang mangyari, primarily para manatili sa pwesto. At in the process, itong ganitong ginagawa, tapos yung favored group niya, no, meron siyang Davao group, ito yung sindikato, no, sila yung nagahari sa iba't ibang agency ng gobyerno. Lahat yan nagre-remit sa kanila. Kaya malubha yung sitwasyon. Lugmok ang ekonomiya, trillions na yung utang, maraming walang trabaho, tapos rampant na, nakita nyo yung patayan, may binigyan siya ng lisensya sa event sa kapulisan na pumatay at will. Kaya ngayon hindi na natin ma-check. So ganyan po yung sitwasyon natin at almost every aspect of governance ay giniba ni Duterte. Ako narinig ko, minsan sabi ni Presidente, pag ang milita magkudeetat sa akin, ha, magkudeetat sa kanya, puputeksyonan siya ng China. Yan sabi niya yan. Ha. Tapos, meron din mga balita, marami inchik, ha, marami libo-libo, 35 years of age, ha, 35 nag-retire dito sa Philippines. Yung 35, mga sundalo yan, di ba? Aking iisip, siguro ito yung mga sundalo ng China. Ikaw ba naniniwala meron mga sundalo ng China dito? Surely, meron pong ano, may mga pinapadalayan silang mga operatives para talagang pag-aralan yung Pilipinas in case na tayo ay magde-decide na to go against their interest. Kung ano yan, it is expected at base nga doon sa mga reports, yung mga ganyang na mga balita, eh talagang consistent po yan. Kaya mabigat po yung magiging trabaho ng susunod na administrasyon kung paano dahan-dahan ma-uproot itong mga naitanim na ito ng China. Dahil namayagpag ho sila sa panahon ni Duterte. At hindi lang ho yan, ano, on that front, kahit sa economic front, marami na silang naitanim. Yan ba mga problema yan? Halimbawa, ikaw tumapo, manalo ka. Paso mo yan? In 3 to 6 months? Well, be assured, ho, dapat yan, gagawin yan, day one pa lang. So, lahat yan, lahat ng aspeto ng government na may problema, kailangan yan ayusin day one pa lang. Hindi yung pag nanalo ay paduyan-duyan muna, pag-aaralan pa lang. Hindi. Ngayon po pinag-aaralan yung mga iba't ibang problema ng bansa, including na yan. That is a national security issue. So definitely, ano yan, kailangan ma-address po yan. Dami ko tanong, pasensya na, Senado, ha? Kasi opo. I want to take advantage. Ngayon na tayo nausap eh. Ang tingin mo ba itong susunod na election? Ano tingin mo? Peaceful yan? Madugo yan? Ano ba? Sa opposition po, we have to expect the worst. Kasi kailangan given na political monsters yung kalaban natin. These are evil people. Ano? Umapatay ho ito ng mga tao. Wala nang ano ito eh, halang na yung bitukan nito eh. So kung ganyan ang kalaban mo, expectin nyo na hindi sila lalaban ng patas, expectin natin na hindi sila basta-basta bibitaw at susuko. So gagawin nila ang lahat para mahawakan nila yung power. Kasi alam din nila na kung sakali hindi na po tumakbo si BP at ako po yung palarin, ay alam nilang makukulong sila dahil ang dami nilang kasalanan sa bayan. Opo. Kailangan sila manalo by hook o by crook. Ganun ba yun? Gagawin mo nila. Susubukan nila. Para. Opo. Pero sabi ko nga, tayo naman ang naniniwala na mananaig yung demokrasya sa atin. Yung mga Pilipino, time and again, ano sila, they deliver.
when you need them most, lumalabas po sila at nilalabas siling talagang hinaing ng sambayanan, at yan po palaging nasa tama ang kanilang posisyon. At tayo naman ho ay naniniwala rin sa Panginoon na hindi naman tayo papabayaan kahit may mga masasamang taong nagpaplanong ganyan. Si Senedo, malapit na matapos oras natin. Ako, bigay sa'yo this chance para kausapin taong bayan. Give you a message. Sana yung positive, kasi yung bayan ngayon, mababa ang mura ngayon eh. Mababa okay. Masyado. Please talk to the people now. This is your chance. Opo. Well, ganito po, no? Sa ating mga kababayan, na tayo ay humaharap sa matinding pagsubok, ano, sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa kalusugan, sa yan, sa physical, sa ekonomiya, sa kabuhayan, lahat, ano, nasusubukan yung tibay natin bilang tao, bilang Pilipino. And while tayo po ay naniniwala na kaya nating malagpasan po ito, ay sana po ay magtulong-tulong tayo, ano, at pagdating ng panahon na kaya na nating mag-decide kung saan nating gustong landas na dalhin itong bayan, eh ano tayo, kumbaga lawakan natin at laliman natin yung ating pagsusuri nang sa ganun hindi tayo maulit dito sa pinagdaanan natin the past 5 years, ano, and the past 6 years by then. Pero ako'y naniniwala, sabi ko nga ho, no, sa panahon ng palagi ng pagsubok, palagi niyan, after that there is an opportunity for rebirth, ano, yung bagong panimula. At pag nagkaroon tayo ng pagkakataon na gano'n, hindi na po tayo lilingon muli dito sa ganitong sitwasyon, dire-diretso na po tayo sa pag-unlad. Kaya kailangan lang ho ay malagpasan natin itong yugto na ito. Maraming salamat po, Senador Trillanes, ang senador na may bayak. Maraming salamat po sa inyo. Mr. Shuli, maraming salamat po. O mga kaibigan, ha? Dininin niyo si Senador Trillanes. Ay, mabuti na lang pumayag sa invitation. Makipar, ha? Don't forget. Ikaw, subscribe, ha? Please, subscribe. Okay. Bye-bye! Thank you very much! All right. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Yan po ang interview ni Mr. Shuli, ang ating pambansang alien. Mr. Shuli sa kanyang ginawang interview sa ating Senador Sunny Trillanes. All right. At napakaganda ng interview na yan, no? Kaya lang po, sad to say, once again, ngayong gabi hindi natin makakasama ng live si Direk Jun Urbano, also known as Mr. Shuli, dahil po medyo meron pa rin tayong problema dito sa ating technical, ano, aspect ng ating show. Yung ating StreamYard application ay medyo hindi gumagana yung sound. So we have to pass again, gumamit ng StreamYard. So direct na ako nasa Facebook Live ngayon. Ako yung inyong mapapanood sa Broad Stream Cast Communicators sa Facebook page, and of course sa Facebook page kong sarili, no, sa aking Charlie Fry Facebook account. Okay? Hindi natin makasama ngayon si Mr. Shuli, pero meron tayong mga kailangan natin siyang batiin dahil katatapos lang ng birthday ni Direk Jun Urbano o Mr. Shuli nitong nakaraang ilang araw. So kailangan natin batiin ng happy birthday ang ating mahal na kapartner dito sa ating programang The Frying Pan, kahit wala siya ngayon live. Pero nanonood po siya ngayon, no? Kasalukuyan siya nanonood ngayon dito sa atin. Kasama po natin siya nanonood dito sa ating episode ng The Frying Pan today, or tonight rather. So, batiin natin ang happy birthday! Happy, happy birthday sa ating minamahal na Mr. Shuli Direk Jun Urbano! Happy birthday, Direk Jun Urbano, Mr. Shuli. Happy birthday to you. Happy birthday, happy
Once again, happy birthday, Direk Jun, Mr. Shuli Urbano! Happy birthday again, Direk Jun Urbano, Mr. Shuli, happy birthday! Yeah! Birthday po ngayon, happy birthday, belated happy birthday again, Direk Jun Urbano. Ngayon ang kanya 82nd birthday, batang-bata, 82 years old, pang ating, pero mapakasigla pa rin, ating Mr. Shuli, Direk Jun Urbano. Yeah! Nanonood siya ngayon, hindi siya makapasok dito sa ating live. Gawa nga na may problema tayo sa StreamYard. Pero kasama natin siya ngayon dito sa ating show. At maraming bumabati sa kanya, no? Patayin mo natin ating mga nanonood. Andito lang yung mga pangalan, no? Tessa Villamartin, Mami Tessa, Los Unidos Joventus, Jomar Apolinar, Sir Rafi Ruperto Manalo, Imelda G, Chincha Buste is watching. And of course, Yula Saginsin Nakano. And marami pa dito. Ako, isa-isayin natin to, no? Baka may magtampo. Nanonood din si Kong Akia, Angelo Peñaranda, Bibi Hazareno, Pauline Brillo, Genevieve Marie Figueroa, Eric La Chica, of course, is watching, Masni Lubis, Perfecto Llagas Apuyan, Melda G, Master Jimmy Kapulong, of course, Mami is watching. Jesse Chu, my comparing Jesse Chu is watching. Igo Si Holly from Indonesia is watching. Monarch Kilantang is watching. Secretary Ariel Barogar Sebal ng Barangay Malamig Mandaluyong is watching. Juanita Alonso, Juliana Ann Domingo Reyes Pablo, Cesar Gonzalez, Alan Alba is watching. Yeah, paring Alan, how are you? Maraming nanonood sa atin, mga kaibigan, no? At dahil dyan sa interview na yan ni Direk Jun Urbano, Mr. Chulis, kaya Senator Sunny Trillanes, meron tayong isang balita, no? Tukol dyan. Ito, basahin natin, mga kaibigan. Yan. Trillanes wins amnesty case again. As the CA rejects Duterte government's mental calisthenics, the constitutionality of the Duterte's unilateral revocation of the amnesty is still upheld. CA saying it is valid exercise by the president of his constitutional power of control over all executive departments. And so, nanalo na naman po si Trillanes sa kanyang sa mga kasong ipinatong sa kanya, no? Alam niyo, mga kaibigan, ano? Ang ilan na ba itong kaso na sinampalaba sa kanya sa loob ng 5 taon ni Duterte sa pwesto? Marami-rami na rin, ano? Pero kahit minsan, hindi lang naipakulong ang taong ito. Kaya naman siguro, tagad sa buto ang galit nila sa mamang ito. Alam niyo, no, sa aking pananaw, no, sarili kong pananaw, medyo napaaga lang siguro yung mga expose nitong si Senator Trillanes noon, eh, no? Kaya medyo hindi siya masyadong pinansin ang taong bayan. Eh, siyempre, si Duterte ay nanalo ng plurality vote, no? 16 million voters ang naniwala at humalal kay Presidente Duterte noong 2016. At siyempre, kapag kauupo lang ng tao, mayroon pa tayong tinatawag na euphoria, ika nga, no? May euphoria pa sa nakapanalo ni Presidente Duterte noong 2016. Kaya kahit sino man siguro, sa tingin ko lang, no, kahit sino man siguro ang kumontra sa kanya noong mga panahon na yon, ay hindi basta-basta paniniwalaan ng taong bayan. Dahil mabango pa si Presidente Duterte noong 2016-2017, kumbaga ay nasa honeymoon stage pa siya sa pagiging presidente sa mga mamamayan, no? So, nangyari tuloy parang yung mga expose ni Senator Trillanes noong panahon na yun ay parang lumilito na parang paninirampuri lang, no, sa ating Pangulo.
Dahil siyempre kapapanalo lang, mabango-mabango pa. Pero siguro ano, kung itong mga expose na to ay inilabas niya ngayon, no, itong mga panahon ngayon na medyo kumaba na rin ang popularidad at marami na rin bumaligtad, no, ng tao na pumoto sa presidente. Siguro kung ngayon niya to inilabas, maaaring mas malakas yung tinatawag na impact ng kanyang mga akusasyon, ano, mga expose niya tungkol kay sa pangulo. At maaaring mas pansinin siya ngayon ng mga taong bayan at mas maraming maniwala sa kanya. Yun naman eh, sarili ko lang pananaw ng mga kaibigan na siguro nga napaaga masyado yung kanyang mga expose kaya hindi masyado nga sin ng taong bayan. Cesar Gonzalez is watching, of course. Alan Alba says, kamusta na bro? Mabuti naman bro. Thank you very much. Yung kasama kong banda sa Zeus Band sa Nagoya City, si Alan Alba. Good evening po, watching live in Queens, New York, USA with Mary Jane Molina, Nixon ng Torres. Yes! Ang ating kaibigan from New Jersey, from New York, si Nixon ng Torres na palagi sumusuporta sa lahat ng mga proyekto ni lingkod sa Charlie Fry Music. Welcome and happy watching sa iyo, Nixon ng Torres with Mary Jane Molina. Okay? Okay guys, tuloy-tuloy tayo, no? Isa pa tayong issue na gusto ko nga pakita sa inyo, no? Alam niyo mga kaibigan, itong DOH, panayan labas nila ng mga datos na kung saan kanilang pinakikita kung ilan-ilan na ba ang mga nabakunahan na taong bayan, ano, simula nung nag-umpisa ang ating rollout ng vaccination na talaga namang sadyang napakabagal kung tutuusin, ano. Ang sa akin lang, kung kaya ninyo maglabas ng datos kung ilan na ang nabakunahan, sana kaya rin ninyo maglabas ng listahan kung ilan ang biniling bakuna at ilan ang donasyon lang. Diba? Kasi para sa akin, yan ang tinatawag na transparency at accountability. Karapatan lang naman ng malaman ng sambayanan kung saan napunta ang mga perang inutang ninyo. Dahil kami rin naman ang magbabayad ng lahat ng yan hanggang kaapu-apuhan namin. So, hindi lang dapat na mga listahan kung ilan na nabakunahan ang inyong pinapakita. Pakita rin ninyo kung ilan ang inyong mga biniling bakuna at ilan ang galing sa donasyon. Dahil wala kayong pinapakita, nagsidiksik na rin po ako mag-isa at may mga natisod tayong mga datos, no? Tulad nito, no, mga kaibigan. Ito yung bakuna list na tinatawag ko yan. Sa loob ng panahon na tayo ay nagsimulang magbakuna, andito po ang breakdown galing ito kay Edson Guido. Hashtag stats, look and listen. Breakdown of the 12,608,210 total vaccine doses as of June 10. Ang Sinovac ay 7,500,000 na piraso. Yung 6.5 million dyan ay procured. Binili po natin yan. Yung 1 million dyan ay donated. Okay. Kwentahin natin, ha. Ang AstraZeneca ay 2,556,000. Ito po ay 100% donated by COVAX facility na pinamumunuan ng United States government. 2.556 million yan, ha, na donated. Sa Pfizer, 2,472,210 vaccines na Pfizer ang dumating. At lahat po yan, mga kaibigan, once again, 100% donated by COVAX facility. Yan, galing yan sa Amerika. Sputnik V ng Russia, 80,000 vaccines, 100% procured. Binili po natin yan, no? So kung titingnan niyo ang ating nabiling vaccine, 6.5 million na Sinovac at 80,000 na Sputnik galing Russia. So, for a total of 7
580,000. Di ba? Ang donated ay 628,210. Ulitin ko po ha. Hindi ko mga kaibigan ha. At total ng bakunang nakarating na sa Pilipinas ay 12,608,210. Ang binili natin dyan ay 6,580,000 kalahati. At ang donated ay 6,028,210. So 50-50 halos no mga kaibigan. Kalahati niyan binili natin. Kalahati niyan ay donasyon galing sa COVAX facility. Malinaw na malinaw yan mga kaibigan. Ha? So kasi dapat ito ay nalalaman din ng taong bayan. Hindi lang po yung kung ilan na ang nabakunahan at ilan ang bakunang nandyan. Kailangan malaman din ng taong bayan kung ilan dyan ang inyong binili at ilan dyan ang donasyon. Dahil napakalaki ng inutang ninyo para dito sa bakuna. Trilyon-trilyon piso ang inyong inutang. Kaya kailangan lang malaman at karapatan ng sambayanan na malaman kung saan napunta ang mga perang inutang ninyo. Dahil kami rin nga, sabi ko, ang magbabayad ng lahat ng yan hanggang kaapu-apuhan namin, mga kaibigan. Malinaw po yan. So, sana maging transparent tayo at magkaroon tayo ng accountability kung saan napupunta ang ating mga inutang na pera. Hello to Ate Lilian Gabriel. Hello kay Charlie. A blessed Saturday. Happy Independence 123rd year. Thank you very much. Dan Shearing. Thank you very much, Ate Lilian. Okay. Mga kaibigan, nakita ninyo, no? Sa 12 million na bakuna na meron tayo na nakarating na dito sa ating bansa, kalahati niyan ay donasyon. Almost parehas na numero, 6.5 million at 6 million. So, konting-konti lang ang diferensya, kalahating million lang ang diferensya ng binili sa donasyon. At yung mga yan ay galing po sa COVAX facility, yung mga donasyon na yan, ha? Pag-aari o pinamumunuan ng Amerika. Isipin ninyo, nag-donate ang Amerika ng halos 6 na milyong bakuna sa Pilipinas, pero wala man lang thank you mula sa ating gobyerno. Samantalang pagdating ng Sinovac ng China, sinalubong pa yan ng ating Pangulo with matching red carpet. Akala mo, presidente na isang bansa yung dumating, yung bakuna ho yun, ha? Sinaluduhan pa talaga ganun eh. Diba? Samantalang 6 na milyong bakuna galing sa Amerika, wala malang thank you, dead ma sila. Grabe di mga kaibigan. Asa nang utang na loob na sinasabi. Yan po mga kaibigan, sabi niya US President Joe Biden, "Let me be clear. Just as with the 80 million doses we previously announced, the United States is providing this 500 million doses." Sinasabi niya sa buong mundo, no? 500 million, kalahating billion doses ng bakuna with no strings attached. Let me say it again, with no strings attached. Our vaccine donations don't include pressure or for favors or potential concessions. We're doing this to save lives, to end this pandemic. That's it. Period. Joe Biden, US President, June 10, 2021. Ayan, malino mga kaibigan, ano? Itibigay ng Amerika ang mga bakunang ito sa buong mundo ng donasyon ng walang kahit anumang pressure para sa pabor o anumang potential concessions o kapalit, no? Malinaw na hindi sila naghahanap ng anumang kapalit. Ito ay donasyon. Donasyon, mga kaibigan, ng Amerika sa buong mundo. 80 bilyong doses ng bakuna. Pero walang thank you na nanggaling sa ating pamahalaan. Ang binili, 6.5 billion na bakuna, puro made in China at Russia. Puro binili. Pero doon sila nagte-thank you, binayaran naman nila yon. Diba? That's the irony of it, guys, no? Bumili ka,
nag-thank you ka. Binigyan ka ng donasyon, hindi ka malang nagpasalamat. Ay, nako. Diyos ng China. Diyos ng Intik. Wala na yata talagang pag-asa, eh, no? Carol Torres Brino. Hello po, Sir Charlie Fry. Good evening po. Keep safe. Same to you, Ma'am Carol. Good evening and keep safe. Lillian Gabriel. Transparency and accountability. Yun ang dapat makita ng taong bayan. Nasaan yan, Kuya Charlie? Correct. Shoot sa banga, Ate Lillian. At dahil malapit na ang eleksyon, marami na namang kadramahang nangyayari ngayon sa ating paligid. Ito yung isa sa ating mga makulo. Yung si Bongo. Ito ang kanyang bagong pakulo. Tingnan niyo yung picture ng mga kaibigan. Natsyempohan lang daw ni Bongo sa daan yung mamang nakasaklay. Ayan. Naawa siya kasi luma na yung saklay ni Kuya. Buti na lang, buti na lang, buti na lang. May baong saklay si Bongo. Kaya ibinigay niya kay Kuyang Pilay. Hindi niya rin daw kilala yung netizen na kumuha ng picture na yan at nasend lang daw sa opisina niya. Sa dami-dami ng araw na ikaw ay lumalabas, na tiyempo ang pang nakakita ka ng pilay at may dala ka pang saklay. Tama naman ano. Ang pagkakataon, what a coincidence! Alain mo nga naman ano. Sa dami-dami ng araw na ikaw ay maglalakad sa kalye, makakasalubong mo pa si Bongo na may dalang saklay para sa'yo. Unbelievable! Sabi ni Ate Lilian, kaya pala may camera na at may bagong saklay. Di kaya light camera action? Oh my gulay. Yan po ang ating mga politiko, mga kaibigan. And speaking of election, malapit na ang election, ano? Next year, wala na halos ng taon, Mayo yan eh. So, malapit na po at malalaman na natin sa October kung sino-sino ang mga tatakbo dahil yan po ang deadline ng filing of candidacy, no? Certificate of Candidacy or COC sa COMELEC na gaganapin sa October 8. Itong taon na to, 2021, so malalaman na natin sino-sino ang mga nagnanais takbo sa pagka-presidente, vice president, senador, hanggang pabababa na ho yan sa local hanggang sa konsehal ng bayan. So malapit na eleksyon. At meron na mausok na si Sara Duterte na anak ating Pangulo ay tatakbo. Kaya nga meron kumakalat ng mga run, Sara run. Mga tarpulin at kung ano-ano pa. Actually, nauna na siya. No? Siya ang pinakauna sa lahat, napaaga. Pero sabi ni Digong, ayaw niyang patakbuhin. Kinausap na niya si Sara na hindi tatakbo. Yan. Tingnan natin. Dahil yan din naman ang sinabi nila nung hindi siya tatakbo noong 2016. Pero tumakbo rin naman siya. Sara Duterte, the next president. Alam nyo mga kaibigan, ha? Total itong mga supporter nila, no? Kung tawag, iba kasi yung DDS, no? Iba yung DDS, iba yung Dutae. Ibang ano ko dyan, eh. Iba ang definition ko ng dalawa na yan. Yung DDS yun yung mga diehard Duterte supporter, no? Pero iba yung Dutae. Yung mga Dutae, yun po yung mga kulto. Mga kulto. Mga hindi na po yan gumagamit ng utak. Dahil wala naman po mga utak talaga yung mga yan. Hindi katulad ng mga Duterte supporters, marunong pa mag-isip. Pero itong mga Dutae, na kung tawagin ko ay Dutae, eh talagang wala na po laman ng utak ng mga yan, kundi puro ebak. Yan yung mga mahilig magtanong, ano ba ang naiambag mo sa bayan?
Di ikaw na lang ang magpresidente. Magaling ka pala eh. Ikaw na lang magpresidente. Yan lang ang lagi. Yan lang ang lagi nyo marinig dyan sa mga dotae na yan. Well, total, mahilig naman kayo magtanong kung ano ang naiambag sa bayan. Pues, kayo naman ang tatanungin ko ngayon. Ano ba ang naiambag ni Sara Duterte sa buong bayan Pilipinas? Hindi sa Davao, ah. Hindi sa Davao. Sa buong Pilipinas, ano ba ang naiambag ni Sara Duterte? Maliban sa pagiging anak ng Pangulo ngayon at mayor ng Davao, ano ba ang naiambag niya para ikonsidera ninyong bilang susunod na presidente? Pakisagot, mga dotae. Hanggat ganito ang takbo ng ating pag-iisip sa politika, mga kaibigan, hindi na makakabangon ang ating bayan sa kahirapan. Alam niyo yan. Ang posisyon, pinamamana na lang. Kahit sino pwede, kahit walang nagawa at alam. Instant president, dahil ang tatay ay presidente din. Ganun ba ho yun? Pahili kayo magtanong, anong naiambag, anong naiambag? Eh, ano nga ba naiambag ni Sara sa buong Pilipinas? Ha? Hindi sa Davao, sa buong Pilipinas, ang gusto kong sagutin ninyo. Ano ang naiambag ni Sara sa buong Pilipinas? Instant president, dahil ang tatay, presidente rin. Kaya hindi tayo makaahon eh, sa pagkabusabos at alipin ng habang panahon dahil sa takbo ng utak ninyo sa maruming politika. Lagi na lang ganyan. Swerte ko, anak ako ng ganito, anak ako ng ganito. Kahit wala pa akong nagagawa, wala pa akong napapatunayan. Nationwide, I'm talking about the whole nation, not a certain place in Davao. I'm talking about the whole Philippines. Ano ba ang nagawa mo sa buong Pilipinas, para sa buong Pilipinas, para makonsider kang susunod na presidente, maliban sa pagiging anak ng Pangulong nakaupo? Tapos, aargumento pa yung mga yan. Sasabihin nila, bakit daw si Pinoy, anak din ni Cory, naging presidente? Actually, hindi ko rin yan sinuportahan, no? Si Pinoy, nung tumakbo yan, hindi ko rin sinuportahan. Pero, pagkaiba yun, mga kadutae, no? Bago naging presidente si Pinoy, tatlong presidente muna ang sumunod sa nanay niya kay Cory, no? Si Ramos, si Era, at si GMA. Bago siya. At patay na si Cory nung maging pangulo si Pinoy. At si Pinoy naging senador muna bago naging presidente. Ibang kwento 'yon. Karanasan muna, nagkaroon muna ng karanasan bago naging pangulo. Although hindi ko rin siya nagustuhan, no? Pero naging congressman, naging senador bago naging presidente. Si Sara, from mayor ng Davao. Ano ba ang nagawa ni Sara para sa buong Pilipinas? Total kayong mga dotae, mahilig kayong magtanong, ano ba ang mga naiambag namin? O sige nga kayo, tatanungin ko ngayon, ano ba ang naiambag ni Sara sa buong Pilipinas para patakbuhin ninyo presidente? Ay, nako. Alam nyo, nakakapanlungo kung ganito ang gagawin natin sa ating bansa, no? Maybe we can do it on local elections, but we're talking about a national election, the highest position in the land. Ibibigay na, ipamamana natin sa anak. My God. She have to prove herself first. Patunayan muna niya ang kanyang sarili na kaya niya humawak ng national position bago natin siya i-considera. Siguro, pwede siyang tumakbo muna ng senador. Mag-senador muna siya. Tingnan natin kung anong gagawin niya bilang senador. And then after a while, after some presidents, tumakbo siyang presidente. Kung pag nakita natin magaling siyang senador, ha, bakit hindi? Ako mismo, i-endorse ko siya. Pero dahil lang sa anak siya ng pangulo ngayon, gagawin ko siyang pangulo kasunod. Wale! Naku po naman, maawa naman po kayo sa ating bayan. Prove yourself first. From a higher position. Nangyari lang sa tatay niya from mayor to presidente dahil nga sa maraming na joke. Tapos ngayon, gusto pa ninyong ulitin. Sabi ni Alex Lacorum, ganda naman ang tawag sa DDS, dutae.
Actually, Alex, ano, Alex na quorum, sir. Alam mo, bro, hindi... Magkaiba kasi ang definition ko ng DDS sa nando tayo. Magkaiba yan. Yung DDS, yun yung mga supporter ni Duterte na marunong mag-isip. Marami akong kaibigan DDS. Marami akong kaibigan DDS sa Alex, no? Mga supporter ni Duterte, pero marunong mag-isip. Ang tinatawag kong dutae, hindi yan yung DDS. Yung dutae, ito yung puro tae lang ang laman ng utak. Yung mga parang zombie, sumusunod lang kung nasaan ang karne o laman aamoy ng tao. Ito yung mga tao hindi na nag-iisip. Dahil kung ikaw yung gagamit ng isip, hindi, bakit ka papayag na maging presidente yung anak? Eh wala pa namang nagagawa yun. Inoong kong Diyos. Wale, sabi nga ni Los Unidos Juventus. Sabi pa ni Los Unidos Juventus, ang sigurado kaya niyang gawin ni Sara ay ang manakit, manampal ng pulis. Hindi yata tama naman yun na kung basta dahil anak lang eh, ito tolerate na natin. Ano? Reynaldo Dacio is watching. Susie Buenaventura D is watching. And my dear friend, paring Chris Pruna from Tondo is also watching. Welcome, paring Chris. Prove yourself first. Yun lang ang masasabi ko. Patunayan mo muna na may magagawa ka bago ka tumakbong presidente. Hindi dahil anak ka lang, pwede ka na maging presidente. Hindi ganun yun. Malabo yun. Pagka ganun. Wala. Kaya tayo wala nararating, no? Mga kaibigan. Eto, mga troll farms, naghasik ng lagim kanina sa isang bayan convention. Kasi naman itong grupong isang bayan, ang aga-aga nila inanunsyo yung kanilang launching kanina, no, June 12. Mag-i-endorso sila ng mga candidates for president and vice president. So, matagal na nilang inanunsyo yan, mga 2 weeks ago pa yata yan. So, ito namang mga troll farms, nakapaganda tuloy ng gusto. Hindi halata na preparado sila kanina eh. Para maghasik ng lagim ngayong araw na to eh. Kung napanood niyo yung convention kanina ng isang bayan sa Facebook, Diyos ko po, nag-uumpisa pa lang, umuulan na, pumuputakti na, bumabaha na ng mga comments ng mga troll. Alam natin kung kanina yung mga troll na yan, kay chocolate yan, mocha flavor. Buti na lang, alam na rin ng maraming tao no, na sa yung mga troll na yan, sa bawat banat nila, sa mga comment section, at nag-reply ka, ikita sila ng kwarta dyan eh. Buti na lang, marami na nakakalam, kaya wala nagre-react sa mga comments nila. Lugi tuloy yung negosyo ng mga ogags. Ay nako, malabog. Election na naman, malapit na, amoy election na, kaya ang mga tao ay kanya-kanya na nga diskarte. Sabi ni Reynaldo Dacio, ninognog, oo nga, wala pang nagawa, ipapalit agad sa tatay. Tama naman. Yan nga yung sinasabi ko eh. Wala. Prove yourself first. Gumawa ka muna, magpakita ng gilas ka muna. Hindi dahil mayor ka ng Davao eh. Iba ang Davao, iba ang buong Pilipinas, mga kaibigan. Kung lagi tayong ganito, ipinamamana ang pwesto, lalo na yung pinakamataas na posisyon sa buong masa, ipinamamana, saan tayo makakarating nito? Kaya tayo hindi makaahon eh. Habang buhay tayo mga alipin at mga busabos. Huwag kayong maging bobotante, mga kaibigan. No? Ang daming bobotante dito sa Pilipinas. Ako, simula nung bumoto na ako, 6 na presidential elections na ako bumoboto. Pero kahit isang beses, hindi pa nanalo ang mga ibinoto ko. Yung panahon ni Pinoy, ang binoto mo si Gordon, talo, nanalo si Pinoy. Wala pa akong binotong presidente, 6 na eleksyon ng presidential elections. Wala pa akong binoto na nanalo. Alam niyo kung bakit? Kasi, hindi kasi ako bumoboto kung sino yung malakas sa surveys.
Kasi yung mga survey na yan, nababayaran yan. Alam naman natin lahat yan. Hindi rin ako bumoboto sa mga may track record sa pagnanakaw at korupsyon. Lalong-lalo nang hindi ako nakukuha sa lagay. Tampal ko pa sa pagmumukha mo yung 500 o 1,000 mo. Hindi rin ako basta naniniwala sa mga pangako. Ilalasahan ko munang mabuti kung binobola lang ba ako o hindi. Yan. Wala pang nanalo sa mga ibinoto ko. Kaya naman, hanggang ngayon, tignan nyo naman, sub-sub sa pagdurusa ang ating bayan. Kaya next year, ha? Next year, kapag nanalo na ang aking iboboto, senyalis yan ng pag-asa para sa ating bayan dahil sa akong matalinong putante. Mga kaibigan, matuto na tayo. Matuto na tayo, huwag tayo maging bobotante. Pakinggan natin ang awiting nilikha ng inyong lingkod. Kasama si Direk Leo Martinez, si Lolo Badong. Bobotante. Ladies and gentlemen, the undefeated Congressman, Direk Marao! Akong inyong panlingkod, Congressman Manik Manaog at your self-service from Lakastama Party. Sa totoo lang, ayaw ko na talagang maging congressman eh. Sabi ko nga, mayaman na ako, madami na akong nakurakot. At saka sabi ko nga, ay babalik na lang ako sa aking hobby, pagiging DDI, Dirty Dancing Instructor. Pero hindi po pumayag yung mga constituents ko. Pinilit nila akong magtrabaho at maging congressman uli. Tinukso nila ako ng limpak-limpak na salapi. Tinanggihan ko. Tinukso nila ako ng laging konsesyon. Aba, ay, tinaboy ko. Tinukso nila ako ng babae. Tinigasan ko ang aking kalooban. Pero matanda na, kaya lumambot agad. Kaya yun, congressman na naman ako. Pero, alam ba ninyo, na ako'y hindi pa natatalo sa anumang eleksyon. Bakit? Aba, ay namimili ako ng boto eh. Nananakot ako ng botante. At saka ako, nandadaya ako. Ayan, guns, goons, and gold. Ngayong Mayo 2019, eleksyon na naman. Kandidato na naman ako at maraming katulad ko. Pag nanalo pa naman ako, ay anong klaseng tao naman kaya? Bobotante, inosente, ang inyong boto, importante, oh I love you. Bobotante, I give you money, just make me happy, oh yeah. Tuwing may election, ako ang malaking bida. Di ako natatalo, di ba kayo nagtataka? Ako ay mahusay, super galing namang bola. Mga butante ko, kuha-kuha sa pachika. Inamin ko na nga, ako'y isang magnanakaw. Walang ginagawa, kumukupit araw-araw. Pero ganun pa rin, pagkatapos ng bilangan, laging pangalan ko, namumuna at number one. Bobotante, inosente, ang inyong boto, importante. Just make me happy, oh yeah.
nakaw dyan. Mga putati ko, puro egot, puro mamang. Konting sayo, tante. Yan, mga kaibigan, ang aking sinulat na awitin na Bobo Tante. Kasama ko dyan ang aking ama-amahan, no? Direk Leo Martinez bilang si Congressman Manik Manaog. Yan. Sabi niya Sister Lillian Gabriel, gusto ko siya, kaya Charlie, totoong tao. Speaking of Direk Leo Martinez, alam mo, kaya huwag ka na magtaka, Ate Lillian, kung bakit ganito ang ugali ko. Dahil yan ang mga pangalawang ama ko sa show business. Diyan ako natuto ng napakaraming bagay. Director Leo Martinez and Director Jun Urbano, also known as Mr. Chuli. Yan ang mga second father ko po, mga kaibigan. No? So, yung kanilang pagiging totoong tao ay namana ng inyong lingkod. Kaya ako ay ganito na maraming nakita naman ninyo sa aking mga post at sa aking mga programa, no? Walang bahid ng pagkukunwari at sa puro totoo lamang ang ating sinasabi at pinapahayag. Dahil dyan tayo lumaki kay Direk Leo Martinez at kay Direk Jun Urbano. Yan. Bati-bati muna ulit tayo, mga kaibigan, no? Ener Santos Gomez is watching. Hi, Paring Ener. Welcome. And of course, Ari Silverio from Dubai, another great composer, is watching. Edna Usaraga is also watching. Ismaeli Fava is in the house. And ang aking kapatid from Japan, aking sister Mia Selly. Ate Selly, welcome. And my dear friend from Makati, Paring Jerry Peñas, is also watching. And sabi ni Jake Regala, ni yung tatay wala rin nagawa eh, pagpapatuloy pa raw. Talking about Sara Duterte. Ay, nako. Ngayon nga pala, araw ng ating kalayaan, no? Independence Day, at lagi nating nakasanayan na tuwing Independence Day, ang ating mga naging pangulo ay nagpupunta sa Luneta para mag-alay ng bulaklak sa ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Paring Eddie Binuya is watching. Welcome. At yun nga, nakasanayan na natin, no, na lagi na nagpupunta ating mga pangulo. Pero itong pangulo natin ngayon, no, simula na umupo ito, mga kaibigan. Hindi pa ito dumalaw sa rebulto ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Laging absent ito pagka mag-aalay ng bulaklak sa araw ng kalayaan. Ngayong araw na ito, present siya pero video lang. Ayan, mga kaibigan, video lang. Wala pa din siya, nagpadala lang siya ng recorded message at pinalabas doon sa Luneta habang nag-aalay kay Dr. Jose Rizal. Kita nyo naman, nag-play na lang ng recorded message niya. Lagi na lang siyang absent, mga kaibigan. Pero sa Sinovac, ha? Pero yung pagdating na Sinovac arrival, present siya at naka-red carpet pa yung mga bakuna. Ano naman, mga kaibigan, ha? Mukhang hindi naman talaga mahalaga para sa ating Pangulo ang araw ng kalayaan. Dito siya nagpunta sa amin sa Malolos. Hindi doon sa Luneta. Ewan ko kung bakit. Baka idol na si Aguinaldo. Taga Cavite yun, di ba? Sabi ko na siguro, may inggit itong si Pangulong Duterte kay Gat Jose Rizal. Ayaw na ayaw ng tumungtong sa Luneta. Walang respeto sa ating pambansang bayani. Siguro gusto lang niya maging bayani rin. At siya ang ipalit sa libingan ni Jose Rizal. Ngayon pa lang ay kinukumpara na siya kay Lapu-Lapu at Jose Rizal ng mga alipores niyang sep. Ba, na ito ang pinakabago.
pasda natin. Ayan, mga kaibigan, oh, yung kanyang number one na spiritual leader. Advisor pala, advisor. Heroic lahat yung ginawa mo eh. Pinangga mo lahat ang problema ng bayan na hindi kayang banggain ng iba because they were just pleasing the people, all the people that they can get favor of. Ito, pinakamalupit, galing kay Apollo kay Boloy. You made a big difference since Jose Rizal. Si Rizal made a difference in our country from the foreigners. Pero yung nagawa niya, maliit lang yon sa nagawa mo ngayon. Akalain mo, si Jose Rizal ay nagbuwis ng buhay para sa bayan. Paliwala lang yon sa nagawa ni Presidente Duterte sa ating bayan. Panis si Jose Rizal. Duterte lang ang malakas. Nag-guest kasi si Duterte sa programa ni Iboloy, no? Dalawa na nga lang sila nag-uusap, nagbobolahan pa sila. Di bale, mga kabak-tubak, no? Mga kabak-tubak. Di bale, ang tunay na araw ng kalayaan, sa totoo lang ay hindi ngayon. Ang tunay na araw ng kalayaan ay darating sa halalan sa 2022. Sa araw na yon ay tunay na tayo ay lalaya na sa pang-aabuso, mga sakim, sa kapangyarihan. At yan ay nakaatang sa ating balikat at sa ating mga kamay, sa ating balota. So, wag na natin ngayon i-celebrate ang Independence Day. Sa araw na eleksyon natin, i-celebrate ang Independence Day dahil yun ang tunay na magpapalaya sa ating lahat. Sabi ni Duterte, wala raw deserving na umalit sa kanya. Wow! Walang deserving na pumalit sa kanya, pero may mga i-endorse siyang kandidato sa 2022. Grabe din naman talaga ang bilib sa sapili ng taong ito. Sabi nga niya, wala na raw traffic sa EDSA. Nasold na raw ang problema sa traffic sa EDSA, sabi ng ating Pangulo. Ano? Duterte claims EDSA traffic now sold. President Rodrigo Duterte on Tuesday night boasted that traffic congestion along EDSA has been eradicated. Ang traffic sa EDSA maluwang na, he said in an interview with Pastor Apollo Kiboloy over SMNI News. But early on sa administration ko, it was a crisis. Panginoon kong Diyos ng China, oh. Nadadaan ko lang doon isang gabi. Hindi umaandar ang mga sasakyan. Sobrang traffic. Natural lang, ikulong mo ba naman halos lahat ng tao sa bahay sa lockdown? Paano magkakatraffic? Eh, pandemya ngayon. Pero kahit na pandemya ngayon, grabe pa rin ang traffic. Kadadaan ko lang doon isang gabi. Panginoon kong Diyos. Umaapoy na yung pet ko sa upuan sa sasakyan. Traffic pa rin. Sasabihin mo, wala ng traffic. Pagka, madaling araw siguro, walang traffic. Sabagay, panggabi ang ating Pangulo. Nocturnal yan. Sa gabi yan lumalabas eh. Sa gabi nga siya nagpapalabas ng kanyang palatuntunan sa TV, di ba? So siguro, madaling araw siya dumadaan sa EDSA, kaya walang traffic. Alain mo, pati ang puri sarili dahil wala nang pumupuri sa'yo. Ang traffic sa EDSA, mga kaibigan, no? Ito, papaliwanag ko sa inyo, ay hindi masosold ng kahit na sino pang presidente ang umupo. Tandaan niyo yan, dito ko sinabi sa inyo sa araw na to, araw ng kalayaan, June 12, 2021. Tandaan niyo to, hindi ho masosold ang traffic sa EDSA kahit kailan, habang panahon, habang buhay, kahit sino pa ang manalo, kahit yung mga susunod pang presidente, hindi natin kayang isolve ang traffic sa EDSA.
Alam niyo kung bakit? I-research ko yan eh. Ang EDSA po ay nilikha. Yan pong EDSA, mga kaibigan, ay isang arterial road, no? Sabi ko nga. Ito po ay nilikha para mag-connect sa north and south. Yan po isang highway. Yan po ay dinisign para maging isang highway na tuloy-tuloy lang ang mga sakyan dire-diretso at may mga exit sa kaliwat kanan. Ano? At ang bawat gilid niyan ay hindi supposed to be, ay hindi dapat lagyan ng kahit anumang structure nung nilikha po yan, mga kaibigan. So ang tanong, paano nagkaroon dyan ng napakaraming structure sa kaliwat kanan gilid ng EDSA? Sino-sino at magkano ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming structure dyan? Just imagine, imagine this. Mula monumento hanggang MOA sa Pasay, ilang milyong tao, ilang milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa dalawang gilid ng EDSA na sabay-sabay pumapasok sa umaga at sabay-sabay umuuwi sa hapon. Yan po ang dahilan kung bakit nagkaganyang-ganyan, nagkaloko-loko ang EDSA. Sa dami ng mga structure, malls, mga building ng kung anong kumpanya sa dalawang gilid na sama sa sabay-sabay ginagamit ng tao ang EDSA sa umaga at sa hapon pag-uwi ng rush hour, no? Kaya po nagkaganyan yan. Sinubukan nila maglagay ng mga flyovers. Sinubukan nila maglagay ng mga underpass. Sinubukan nila maglagay ng train, MRT. Pero hindi na solve ang problema ng traffic sa EDSA dahil hindi nga po yan dinesign para maging ganyan ang itsura. Yan po ay supposed to be ay isang highway. Sabay-sabay pumapasok ang lahat ng tao. Nang hindi nyo napapansin, bago kayo dumating sa isang mall traffic, di ba? Paglagpas nyo dun sa particular na mall na yon, medyo luluwag ng konti. And then, magta-traffic naman uli dun sa mga susunod na mga structures. Yan po ang dahilan. Dahil ang kaliwat kanang bahagi ng EDSA, ang dalawang side nito, ay puro negosyo. At dyan po nagsisipasok ang napakarami, milyong-milyong mga Pilipino araw-araw tuwing umaga at hapon. Kaya hindi po masosolve ang problema ng trapiko sa EDSA kahit kailan. Wala na pong pag-asa yan. Yan po ay isang, kumbaga sa cancer, terminal na po yan. Darating ang panahon, nakakailanganin nating isara yung EDSA at gagawa tayo ng bagong daanan. Darating po yan, tandaan nyo yung sinabi ko, darating ang panahon, isasara yan dahil wala na po yan. Yan po isang higanting parking space. Dahil hindi nga siya, unang-una, hindi nga siya dinesign para maging ganyan, mga kaibigan. It was never meant to be that, like that, yung EDSA na yan. No? So, wag na po kayong umasa. Wag na po tayong umasa. Tapos na po yung kwento ng EDSA. Ganyan din nangyari sa C5. Nung una, maluwag. Pero ngayon, nakita nyo, napakasikip na rin. Dahil sa dami na rin ng structure sa kaliwat kanang bahagi niya. No? Ang mga malls, kayo ba maniniwala ko pag sinabi ko sa inyo, ng mga malls, itayo mo sa gitna ng bukid, pupuntahan at pupuntahan pa rin ng mga tao. Ang malaking pagkakamali ng lahat na naging umupong presidente mula pa noon hanggang ngayon ay yung payagan na magkaroon ng mga establishmento sa gitna at sa kaliwat kanang bahagi ng EDSA. Yan ang dahilan, mga kaibigan, kaya hindi yan masosolve. Tandaan nyo ako nagsabi sa inyo yan sa epecha na to, June 12, 2021. May isang video dito. Teka, bati muna tayo. Rayson Singh is watching. Jerry Derecho is watching. Welcome, guys. Happy birthday, Jun Juke Lee, sabi ni Edna Uzaraga. Ayan. May isang video dito na malungkot. Umatenda ating Pangulo ng isang international APEC yata ito, APEC Summit. Lahat ng Pangulo, Prime Minister ng iba-ibang bansa ay nagsama-sama sa isang okasyon. At unang-unang pagkakataon, umatend ating Pangulo na hindi kasama si Bongo
at siya ay lubhang napakalungkot dito sa video. Panoorin po natin. Habang ang lahat ay busy-busy magkwentuhan, walang pumapansin sa kanya. Parang hinahanap na si Bongo sa paligid. Asan na ba yung aking caregiver dito? Ba't nag-iisa ako dito? kita nyo ha? Lahat po ng pangulo at pinuno ng iba yung mabasahin nandun. Walang pumapansin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Ito bang si Ari Roque at si Lorraine Badoy ay magkamag-anak? Kasi sabi ni Roque nung election ng 2016, sabi niya, don't vote for Duterte. Please do not vote for this murderer. Sabi mo, tawagin niyang mamamatay tao ang ating Pangulo. At kaya sinabi niya, huwag niyo iboboto itong taong na to, si Duterte, dahil ito ay isang mamamatay tao. Samantalang si Badoy naman, ito naman ang sinabi niya nung ding 2016, no? Para daw siya kay Lenny Robredo. Long before she got into politics, Lenny fought for the rights of the poor and the downtrodden by giving them legal aid for free for years, quietly. Wow. Didn't need to be paid, nor did she need public applause to do what was right and fair for the poor. That, to me, speaks volumes about her. True public servant, someone who was never stolen, never betrayed the public she swore to serve. Someone who values her simple life, even as gets catapulted to our country's top post. As Congresswoman, she has crafted laws that have made the lives of millions of Filipinos better, safer, more dignified. I trust her to take our country to higher ground as Vice President. Lorraine Badoy, writer, doctor, human rights advocate. Ba? Si Badoy and si Roque, they're singing the same tune. They're singing the same songs in 2016. Kaya natanong ko, magkamag-anak ba silang dalawa? ngayon, pareho na silang top hater ng ni Lenny Robredo at number one fan ng ating Presidente Duterte. Sa magkanong dahilan? Sa magkanong dahilan na bago ang kanilang katwiran at paninindigan. Palato naman dyan. Sa bagay, kulang pa yung nasikwan din nyo, no? Nasikwat ninyo, kulang pa yung pantubo sa inyo mga kaluluwa kay Satanas. Hindi maabot ng aking pangunawa kung bakit may mga ganitong klaseng tao. Sa totoo lang. Ray Martitong is watching. Welcome, Ray Martitong. Ray Martitong is in the house. Mga kaibigan, may isa pa tayong report dito na nasasaga pa, no? May isang non-profit na grupo sa Germany nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa mga polluted rivers sa buong mundo. At ang nakalulungkot po dito, mga kaibigan, ay ang Pilipinas ang bumandera sa listahan ng mayroong pinaka-polluted rivers o mga ilog sa buong mundo. Andito po ang alaan ng pag-aaral na ito na ginawa ng isang non-profit organization sa Germany. Ayan mga kaibigan, from e-Science News Environment, Pilipinas rivers dominated global top 10 list of plastic emitting rivers.
unang-una po dyan ang River, Pasig River. Yan, number one. Sa kanilang share of global ocean plastic pollution, 6.43%. Grabe. Mga pangalawa, ang isang ilog sa Malaysia na kutuwagin ay Klang River. Mga pangatlo, ang isang ilog sa India na kutuwagin ay Ulhas River. At kung mapapansin ninyo sa pang-apat hanggang pang-pito, sunod-sunod, apat na river, sa apat na ilog mula uli sa Pilipinas. Number four is Tulyahan River. Itong Tulyahan River, ito po ay matatagpo niya sa may barangay Marulas, no, kung tawagin natin sa may BBB sa Valenzuela. Pang-apat sa pinakamaruming ilog sa buong mundo. Naman napakarami mga plastic pollution. Panlima ang isang ang May Kawayan River sa Bulacan. Ang anim ang Pampanga River. Pampanga, of course. Libmanan River. Sa, wala ko saan lugar itong Libmanan. Ano? May nakakalam pa sila sa akin. Pangwalo, isa na mga ilog sa India, yung Ganges River. Pangsiyam ang Rio Grande de Mindanao River sa Mindanao, of course, ng Pilipinas na naman. At pangsampu ang Agno River dito rin po sa Pilipinas. Mapapansin nyo mga kaibigan, napakalungkot na balita ito, no? Ito ay isang, babasahin ko, isang article na sa philstar.com na sinulat ni Gaya Katrina Cabico noong June 10, 2021. The Philippines was the largest contributing country to the plastic waste that reaches the ocean, with the Pasig River ranked as the most polluting river in the world. This is a study by a Dutch non-profit organization. According to the study of the Ocean Cleanup Publishers, the Ocean Cleanup published in Sciences Advances last April, the Philippines is home to 28% of the rivers responsible for ocean plastic pollution. On World Oceans Day, group calls for better implementation of policies addressing the plastic pollution. The Philippines had 466 rivers out of the 1,656 rivers that accounted for nearly 80% of plastic inputs to the ocean. The 27-kilometer Pasig River, which flows through the capital region, was identified as the most polluted by plastics. Ito ang kasunod, ang inyong pakinggan mga kabaktubak. Ano? In 2019, President Rodrigo Duterte abolished the Pasig River Rehabilitation Commission, which was tasked to ensure the rehabilitation of Pasig River to its historically pristine condition conducive to transport, recreation, and tourism. Yan mga kaibigan, no? Inabolis ng ating Pangulo Duterte ang Pasig River Rehabilitation Commission noong 2019 na naatasan para siguraduhin ang rehabilitasyon ng Pasig River. So, ang dami-daming pwedeng i-abolis, pwede nga yung LCAC na lang nila, bado yung ang inyong inabolis, imbis na itong Pasig River Rehabilitation Commission. Other rivers in the Philippines that dump the most amount of trash and plastic into the oceans were the following: Tulyahan River, May Kawayan River, Pampanga, Libmanan, Rio de Grande, de Mindanao, Agno, Agusan, Paranaque, Iloilo, Imus, Zapote, Cagayan de Oro, Davao, Malaking Tubig, Tambo, Pasay, Palaur, Cagayan, at Hamulawon. Yan mga kaibigan, no? Yan po yung mga rivers sa Pilipinas na nag-contribute sa pinakamaraming plastic pollution sa buong mundo. Sa top 10, nakita ninyo mga kabak-tubak, no? Sa top 10 ay pito ang ilog na nanggaling sa Pilipinas. Sa buong mundo po yan, ha? Sa buong mundo. Ito sa 10 pinaka-polluted na ilog sa buong mundo ay nasa ating bansang Pilipinas. Maabot ang aking pag-iisip. Bakit ito sa 10 pinaka-polluted na river sa buong Pilipinas, ay sa buong mundo,
ay matatagpuan sa ating bansa. Nakakalungkot. Okay. At since malapit na rin po tayo matapos, mga kaibigan, na dahil sekuling magpasalamat sa lahat ng mga nanood, sumuporta sa ating programa ngayong gabi. Hopefully, sa susunod na linggo ay makasama na po natin ng live Mr. Shuli, ang pambansang alien ng Pilipinas, na si Direk Jun Urbano. At dahil Independence Day ngayon, mga kaibigan, naghanap ako ng isang video na makabuluhan upang ibahagi sa inyo. Ito po ang video na to ay ang speech ng nasirang Ninoy Aquino sa isang pagtitipon sa Los Angeles noong February 15, 1981. Sana po ay panoorin ninyo ng buo ang video na to dahil marami po kayong matututunan sa isa video na to na tag-speech ni nasirang Ninoy Aquino sa isang pagtitipon sa Los Angeles. February 15, 1981. Let's watch this video, guys. You very well know that we have a law in the Philippines that says no president may stay in the presidency for more than 8 consecutive years. That is a law. That is a law even ahead of the United States law. No president may stay for more than 8 years. In 1972, Mr. Marcos was already 7 years in office. He had 1 year to go. He was toying with the idea of fielding Imelda, but Imelda showed very poor in the polls. So what did Mr. Marcos do? Change the constitution, sabi niya. So he called the constitutional convention in 1970. We were a handful in the Senate who denounced this, and I told the Senate, we should not allow an open constitutional convention because it's very dangerous. Even America, I said, has never called a constitutional convention since 1776. They have amended their constitution piecemeal, but they never opened it. But we lost, and a constitutional convention was called. People were elected. And very quietly, Mr. Marcos started maneuvering to change our form of government from an American-type presidential system to a British-type parliamentary so that he can be elected as a deputy from Ilocos, become prime minister, and then stay on forever. That was the plan. However, on January 2, 1972, most of you are already here in America. Some of you maybe were too young to remember. But on January 1972, almost 9 years ago today, an old man, a retired ambassador from Leyte, his name is Eduardo Quintero, who is now in San Francisco, stood up on the floor of the Constitutional Convention and shocked the entire Filipino people with the expose that Malacanang has been giving envelopes to members of the Constitutional Convention, buying their votes so that they will vote for a parliamentary form of government to allow Mr. Marcos to extend his term beyond the 8 years. The nation was shocked. Immediately, the NBI swooped down into the house of Quintero, and then they opened up an aparador, walang susi, and they said, 500,000 pesos in cash were found in the aparador of Quintero. The implication was, the opposition gave him 500,000 to make his expose. But if there were 500,000, bakit walang susi yon? Hindi naman 50 pesos lang yon. To cut a long story short, a delegate from Cebu, his name is Napoleon Ram, stood up on the convention floor and said, wag na tayo magtalo. Let us not discuss who received or who did not receive. I am now filing a resolution that will provide, if we approve this constitutional convention, this constitutional amendment, this new constitution, no incumbent president or his spouse may seek office. Out sa kulumbo si Mr. Marcos. Eh sa takot ng mga delegado, because they will be accused if they voted no, that they received the envelope, everybody voted yes, nalagot si Mr. Marcos. This Rama resolution was overwhelmingly passed. Mr. Marcos and Imelda Marcos are out of the running. So what will Mr. Marcos do? Hindi na pwede sa 1935 Constitution. Hindi na po pwede dito sa bagong Constitution. The only reason left, or the only excuse and the only option left for Mr. Marcos is to declare martial law. And so what happened? The students demonstrated in the streets. Sabi ng agent ni Marcos, sige pa, dagdagan pa nyo. More demonstration in the street, sige pa.
Finally, bombings started in Manila. And did you know, my friends? The Manila police captured one of the bombers. And one of these bombers in Manila was identified as a sergeant of the Firearms and Explosive Section of the Philippine Constabulary. The following day, this man was snatched from the Manila police and we never heard from him again. And then, on September 23, midnight, Mr. Marcos went on television and said, I, Ferdinand Marcos, acting as Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, by virtue of the provision of the Constitution which states, in case of invasion, insurrection, rebellion, or imminent danger thereof, I may declare martial law or suspend the writ of habeas corpus. Therefore, I now declare martial law and shall administer this country alone. On that day, democracy died. And so Mr. Marcos arrested together with us in the Senate most of the leaders of the Constitutional Convention. All of those opposing him went to jail with us. And then when they went to jail with us, all the other members of the convention were herded and they were given a constitution by Mr. Marcos and they were told to sign. And everybody signed, except those in jail with us. And once this new constitution was signed by them, he released the delegates. And then on January 17, 1973, Mr. Marcos went on television and said, ladies and gentlemen and my countrymen, there is now a new constitution. But how can we have a new constitution? There was no plebiscite. You know that the law says before you can have a new constitution, you must present it to the Filipino people, and the Filipino people must, in a secret ballot, write yes or no. What happened? Tinawag ni Mr. Marcos sa mga citizens assembly. Tinawag niya mga barrio councils. And then in the middle of this meeting, tinanong, kayo ba'y gutom na? Yes. Taas ang kamay. Taas. Lahat ng tabas. Approve ang konstitusyon. My friends, this is not fiction. Because in the now famous Habiliana case, Habiliana versus Executive Secretary, a gentleman by the name of Mr. Habiliana went to the Supreme Court and questioned the illegality of this constitution. And what did the Supreme Court say? Out of 10 justices, 6 out of 10 said this constitution was not validly ratified according to the 1935 constitution and according even to the new constitution. It was not validly ratified. But then the Supreme Court added, but there is nothing to stop it. So, we had a constitution. And so, my friends, we started with an American-type constitution. We moved to a British-type constitution. We had a parliamentary form of government without a parliament. Until 1978, we did not have a parliament. And yet, we were supposed to be a parliamentary form of government. And Mr. Marcos said, I declared martial law to save democracy. But by saving democracy, he killed it. And so, my friends, it was not until 1978 that the Batasan was convened. Now what do we hear? Mr. Marcos, once again, is up again to his new tricks. He said, I lifted martial law, but I think we should now elect a president by direct vote. But there is no such thing. Under the new constitution now, the president is purely ceremonial. Tigabukas lang ng pinto, tagatanggap lamang ng credential ng ambassador. Purely ceremonial, elected by parliament. He's not elected by the people. The power of the government under a parliamentary system rests on the prime minister. And the prime minister must be elected by parliament. And this prime minister may be removed from office if there is a vote of no confidence. That's the British type. So what did Mr. Marcos do in 1976? He amended the constitution and said, I, Ferdinand Marcos, as prime minister, president, may dissolve parliament, but parliament cannot dissolve me. And then he said, Parliament may legislate, but if I think they're not doing their job, I will also legislate. So now we have two parliaments, Mr. Marcos and Parliament. And it's costing us 300 million to have that tuta parliament. And what's the use? If Mr. Marcos is doing all the legislation, why keep these 200 guys? So what do? They change the name of the street of Divisoria. They change the name of a school. But when it comes to public decrees, like Public Order Code 1737, only Mr. Marcos signs it. And so we have a situation where we have a man
who can dissolve Parliament, but Parliament cannot dissolve him. And under the Amendment Number 6 of the 1973 Constitution, Mr. Marcos is a president for life. And now, all of a sudden, 2 weeks ago, sabi niya, I have lifted martial law, but I now want to go to the Filipino people and I want their mandate of 8 years. I will defend martial law. Anybody who opposes it can oppose me. I want to go to the people and get their mandate. But how can you get a mandate? There's no such thing in the Constitution. Sagot ni Marcos, let us amend it. So now we're going to amend again the Constitution. And so we asked Mr. Marcos, but what form of government will we have? Ah, sabi niya, I want a president with powers. What happened to the parliamentary type British? Forget it. Let us now go to France. Let us have a French model. And so, my friends, it is like the Odyssey of Jules Verne, 80 days around the world. We started with America. We went to England. Now we're going to France. Under the new proposal of Mr. Marcos, we will now have a president and a prime minister. But the prime minister will be appointed by the president. And this president now will be all-powerful. It will not be the American type, it will be the French type. And I suppose 2 years from now, when he gets tired of that, he will go to the Russian type, whatever that is. And so he announced, I will take anybody, including Aquino. And so, I was not inclined to oblige him, but then he added, pero sabi niya, hindi pwede si Aquino eh, underage. And so naturally, I went to the books. I said, how come I am underage? I thought I was already 48. Because the rule before, to become president of the Philippines in 1935, all you had to do is to be 40 years old. And so I looked at the book. Tama nga naman si Marcos. They've increased the age to 50. Kapos na naman ako ng dalawa. Of course, Mr. Marcos said, pero kung talagang gusto niya Aquino, if he really wants to come home and to fight me, I will oblige him. I will also have the Constitution amended for him. Ayan po mga kaibigan, no? Bilang pagsa-celebrate natin ang ating Independence Day, ay ating kinunita ang ating pagiting na Senador Ninoy Aquino. So, with that video, guys, I'd like to end up this episode again of Frying Pan. At hopefully, sa susunod na linggo, makakasama na natin muli live ating partner, pambansang alien na si Mr. Shuli, Direk Jun Urbano. Maraming salamat po, mga kaibigan. Have a safe weekend, guys. And don't forget to always pray. Sana ay matapos ng lahat ng ating mga pinagdaranas, pinagdurusang pandemya na ngayon dito sa ating bansa. At sana ay tuloy-tuloy na tayo ay makabawi at ang ating kalayaan ay atin muling ma-observe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much. Inyong napakinggan at natunghayan ang mga masustansyang talakayan dito sa The Frying Pan sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Sitaw, mga gahaman, sanot ng lipunan sa mainit na kawani, iprito na yan! Tayo na!
Lahat sila ay igisa, halika na! Kalokohan, tapusin na ang mga kapalpakan, katangahan, kamangmangan! The Frying Pan with Charlie Fry. The Frying Pan. Ang hirap tanggapin na ako'y mahirap dahil sa mga taong ubod ng orak, mga makasarili at walang budi, malapit na maubos ang pagtitipi. Hanggang kailan magtitiis? Hanggang kailan ang hinagpis? Walang hustisya, walang katarungan, wala na pag-asa itong aking bayan. Tayo na! Lahat sila ay igisa, halika na! Kalokohan, tapusin na ang mga kapalpakan, katangahan, kamangmangan! The Frying Pan with Charlie Fry. The Frying Pan with Charlie Fry. Whew!